Hello mga gala, it's me Mark Lasaka and welcome back to my channel! So yan, ang ganda po ng panahon ngayon, no? Sunday po ngayon mga gala. At kayo, nakapagsimba na ba? For today's video mga gala, andito na naman tayo sa another episode ng ating segment na Harvest Time! So, ngayon mga gala, no, mag-harvest na tayo ng ating mga propagation na plants. Ayan. So ngayon, ang i-harvest natin na itong Philodendron Black Majesty. Ayan, di ba? Ang ganda, oh. Di ba? Mahigala, oh. Wow! Ang lalaki ng mga babies, mahigala, ah. So, i-harvest na natin ito para ma-separate na natin ang mga babies niya sa mother plants niya at magbigay na rin ng mga another babies. So, bali po, dalawa ang ating i-harvest ngayon na mother plants. Ayan, mga babies pala. Mother plants. So, kung hindi pa po nakapanood na propagation ko ng Philodendron Black Majesty, makikita po nyo yan sa taas ng screen nyo at later nyo napanoorin after ng video na ito mga gala. So bago ang lahat mga gala, don't forget to like, share, and subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo sa every upload ko. So ngayon mga gala, andito na tayo ngayon sa area na ating pagtataniman, no? So una natin gagawin ay ihanda muna natin itong soil. So, ang soil requirements po nito ay kailangan ng loose and well-drained soil. So, dito, ito po ay na-mix ko na ito kahapon pa lang. Ito po ay merong carbonized risal at kukupit. Yan, meron din konting manure or yung rice straw ba yun or rice hay na decomposed na na rice straw or hay. Ayan, para merong konting taba ang ating soil. So, ngayon, ang susunod natin gagawin ay tatanggalin muna natin ito sa kanilang pots para makita natin kung saan natin sila ikat mga higala. Ang dami ng ugat mga higala, oh. Yun yung mga higala, oh. Diba? Ang daming ugat. Ayan. So, nakat ko po ito noong November 14, 2020. So, bale, 5 months po. Sa 5 months, ganito na po kalaki ang ating mga babies ng ating Black Majesty na Philodendron. So yun mga higala ko, ang daming ugat. Ayan, ang daming ugat po talaga niya. At ito po yung mga dahon niya, ang dami talagang dahon. Ayan. Kasi dalawa po ito, ayan, dalawa po sila, dalawa po ang binigay niyang babies mga higala. So bali ito mga higala, itong isa ay hindi na lang natin isasama sa pagkat niya kasi wala pa siyang masyadong aerial roots. Ayan, wala pa siyang mga roots dito sa pinakat at itaas niya. So bali, isasama pa rin natin itong mother plant sa kanya. Ito namang isa, meron namang ugat, so i-cut din natin ito. So ito namang pangalawang Black Majesty natin ay tanggalin natin sa kanyang pot at kunan natin ng lupa para makita natin kung saan ikakat. Ang dami ng ugat po. Ayan, dami ng ugat. Ito rin ay napaka-healthy ng mga dahon yung mga higala. Kaso lang, parang hindi masyadong shiny yung mga dahon nila. Kasi medyo maalikabok po dito sa amin ngayon kasi nga ang ginagawa po ang kalsada namin. Kaya maalikabok po talaga at medyo hindi po shiny ang mga dahon nila. Ngayon, ikakat na natin itong mga babies mga higala. So, andito yung pinaka puno ng baby na to. Kailangan nating hanapin. So, dahan-dahan lang po sa paggamit ng kutsilyo. Ayan, meron na tayong isa. Nakuha na. Wow! Ang dami niyong ugat ng higala. Ayan, so happy. At ang ganda pa ng mga dahon niya. Itong isang baby. Dito naman tayo sa pangalawa. Sobrang lakas ng hangin mga higala ay as in
ang ganda ng panahon ngayon. Kanina naman umaga, sobrang init po kasi pumunta po kami sa farm namin kasi may mga bisita po kami. Kahapon po sana plano ko mag-vlog kasi lang meron kami mga bisita kaya inuna muna namin yung mga bisita namin mga higala. At ito po yung mother plant niya at ito po yung mga pangalawang hirapan ako sa paghawak. Ito po yung pangalawang baby, meron na din siyang mga ugat. Ito mga higala, ito po yung pinaka-ilalim. At ito na, yung isang nakapunan natin na kanina ng mga babies, yan po yung mid-cut. So bale, ang pinaka-top po nito ay naibenta ko na po. Kasi wala ding pera, no? Kaya nangangailangan din po yung mark niyo po. Ang higala niyo po ay minsan ay... Hindi minsan, palagi pong meron pong kailangan. Kaya kailangan magbenta ng halaman. Pero... yung mga rare or pinaparami ko pang mga halaman mga higala, no, kahit pilitin po ako, hindi ko po yun binibenta talaga, kahit siguro bitayin ako. Charot lang. Ito, kikat na natin dito. Yan. Wow! Dami niya ugat higala ay. So, ito naman. So, uulitin ko nang sinabi ko kanina, no? Hindi ko na siya ikakat dahil wala pa siyang masyadong baby. Wala pa siyang masyadong roots. So, sama ko muna siya sa kanyang mother plant. Ito naman, meron siyang isang baby dito mga higala o maliit. Ayan. So, ayan mga higala. Ito na pong mga baby. So, yung isang baby nasa mother plant pa. So, one baby na yun. At itong isa... ito, pangalawang baby, merong pangatlo, at pang-apat. So, sa 5 months po, meron na po tayong na-harvest na 4 na babies. So, yan. Itatanim na natin ito, mga higala. So, ngayon, itatanim na natin ito at ang pot requirements po na kailangan ng ating mga philodendrons or itong ating philodendrons Black Majesty ay kailangan po mayroon siyang good drainage. Ayan. Ito ay mura lang na pot, mga higala. Or baby number 1 ito tanim natin. So, ayan na yun mga higala, no? Ay, salamat, natapos na din natin itanim itong mga philodendron Black Majesty ko. So, ngayon, meron akong i-explain sa inyo. Hindi ko na masyadong pinuno itong mga pots niya or itong soil niya. Dahil medyo madali po silang tumaas or mga climber kasi sila. Madali lang sila umakyat sa mga kahoy. So, kailangan na hindi punuin natin itong pot. Para itong mga roots niya ay pwedeng ipaikot lang natin dito sa mga pots, mga higala, no? Para hindi sila pumunta sa ibang pots
Yung iba kasi mga philodendrons, pag yung mga roots nila ay lumabas na sa kanilang pot, pumupunta sila sa ibang pot or soil ng kapitbahay or katabi nilang mga halaman mahigala, no? Parang ano ba, parang nagnanakaw sila ng nutrients sa ibang pots mahigala. So ayan, di ba? Napakadali lang. Thank you Lord, dahil sa 5 months meron akong nakuha ng mga babies ng ating philodendron Black Majesty. So ito na mga mother plants niya, yung mga higala ay tinanim ko na rin ulit. At kasi meron pa itong mga nudes, no? Ayan. Antayin na naman natin itong mga babies niya. Ayan, meron pa diyang tutubo. So tinanim ko na rin ulit yan. At another na mga babies na ating aantayin. So pagdating ng panahon, no, mga harvest na naman tayo ng babies ng ating philodendron Black Majesty. So sa waterway requirements po nito ngayong summer, may nagbibenta ng isda, wala kaming pera. So ayan, water requirements po nito mga higala, kailangan po pag kayong tag-init po, kailangan twice a week po nating idiligan. And kung medyo nagda-dry na po yung mga dahon nila, kailangan po nating mag-misting sa ating mga philodendrons. Hanggat maaari po mga higala, huwag niyong paulanan itong mga bagong propagation natin or itong bagong cut nating mga philodendrons, dahil pwede po silang atakihin ng mga fungus at mabulok po ang mga ugat nila. Sa after natin itong itanim mga higala, kailangan natin ng diligan ng konti lang. Dito lang sa gilid, huwag natin isentro sa gitna. So sa dito lang sa gilid, diligan natin ng konting tubig lang. At kailangan ilagay mo sa shaded area only mga higala, para hindi po masunog ang mga dahon nitong ating philodendron Black Majesty. Ayan na yan mga higala, no? Siyempre, hindi ko kakalimutan i-shout out lang ating mga higala before natin i-end tong video na to. Shout out to John Carlo Tero from Bohol, Sungkulan. Perla or Juela from Bungabon, Nueva Ecija. Lydia Biazon from Antipolo City. Tess Vertusio from Laguna. And Jason Dorigo from La Union. So ayan mga higala, that's it for today's video. Sana meron na naman kayong natutunan. At pag na-enjoy na itong video na to, don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell para ma-update kayo sa every upload ko. Mag-ingat po kayo mga higala. Maraming salamat po sa suporta at panonood ng mga videos ko. God bless and see you to my next vlog. Bye-bye! Woo!